Hello po, magandang buhay sa inyo. And today's vlog is gagawa po tayo ng sinigang sa bayabas. Since wala pong bayabas dito, ito pong bayabas mix. So ang ating pong isisigang ay small snapper na isda. Ayan. Linis na po siya at kinaliskita na natin. And ang aking pong mga ilalagay is daikon, radish, talong na binalatan ko. Kunti lang po yan at mag-isa lang naman ako, sibuyas. Onion, ito nga, and tomato. And of course, ang nabili kong kangkong. Very ano po ito kasi yung kangkong po dito. Pag summer lang nabibili. So, start na po natin. So, nakat na po natin yung ating talong. Kasi mag-isa lang po ako dito kaya konti lang talaga. Siya ng okra. So, ito yung natili kong kangkong. Bihira po ang kangkong dito eh. Kita niyo po ang kakong dito, yung leaves niya mahahaba. So, ito po ang ginagawa ko dito sa kangkong. Kasi malambot po yung stem nitong mga kangkong dito sa Japan. Pagawasan ko lang po siya dito. Ang haba po ng ano dito ng kangkong at ng leaves. Yan. Kaya mas maputi pang putulin ko na lang siya. Kasi ganun din naman, hindi mo makakain yung leaves ng makamahiri ng kapag kasi sobrang haba. Pag kinain naman natin, pareho lang yan. So, umpisahan na po natin ang pagluluto.
kadali naman po, because anybody can cook sinigang. Gasan ko muna po ito and mag-start na tayo mag-cook. Papakulo muna po tayo ng tubig para pag kumulo siya, ilalagay na natin yung ating sibuyas at kamatis. Dito ko po siya nilagay sa ganito kasi po maliliit lang ang kaldera ko dito kaya kasyang-kasya siya, di ba? Pag medyo half cook na po yung gulay, hindi naman half cook, half cook. Medyo alam natin malapit na lagay na po natin yung ating sniper na maliit. Dito na po siya hinati kasi maliit na siya. And naglalagay po ng fish sauce. Patis. Kunti lang naman po. Ayan, di may ulam na yung lola nyo. Pwede na natin ilagay yung ating kangkong. Marami po ako talaga maglagay ng gulay kasi mas masarap yung maraming gulay. Yung leafy vegetables po, maganda po yun sa ating masarap lalo na sa mga kagaya ko. Alam niya na yun. So, the more na marami pong vegetables, the more na masarap ang ating sinigang.
Ayan, pagka medyo ganyan na po yung texture ng ating gulay. Pwede na natin ilagay ang pansigang na sili. Pag po summer dito, pagka nakakabilang po ang mga sili, kasi summer lang po lumalabas siya, ang ginagawa ko po, free freezer po sila. So, anytime na kailanganin ko, meron po tayo. So, ayan, luto na ang ating siligang. Siligang na snapper, na maliit, baby snapper. Ayan, lang ang ating siligang. So, ilipatapos siya natin sa isang natin sa lagyan. Dito siya dapat para ang grupo. Nakalilim lang sa ref mo. Hindi po in. Para hindi po masayang ang ating gulay. So, ito po ang ating sinigang na snapper sa bayabas. Ayan po. Maraming salamat po sa panunood, and this is your Lola Tet again. Thank you so much po. At kain na. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin, please do like, share, and subscribe. Ayan. At meter nung patis. Naku, napakasarap po niyan. Thank you and see you on my next vlog. Bye-bye!